Galatians 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang mga nasa Panginoon ay malaya at ang tinutukoy sa mga verses na ito, freedom from slavery to the Jewish law, but it can very, very well be extended to meaning freedom from anything and from anyone. Ang nasa Panginoon ay malaya at dapat manatiling malaya. Pakikisama o paninindigan? Dalawang pinahahalagahan ng mga Pilipino ng mga katangian, ngunit alin ang higit na dapat manaig sa maraming pagkakataon para ang tao ay lumaya kay Kristo? Panginoon, salamat po dahil kayo ang nagbibigay ng lakas, kakayanan upang kami magtipon-tipon, sumamba sa inyo, magpuri sa inyong pangalan, at humingi ng inyong pangangaral. Kayo po ang siyang mangaral ngayon, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming isip at puso. Ituwid niyo kami, paliwanagan, turuan, akayin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Pakikisama o paninindigan, alin dito ang dapat umiral? The Lord wants us happy. And happiness has a lot to do with freedom. Sabi nga nila, ibon man may layang lumipad. Pati mga ibon ay kailangang malaya para makakilos ng mabuti. Happiness is freedom from others. To be oneself. To do what one really wants and needs to do. Freedom from needless interference from and controlled by others. At ito ay nangyayari lang, happiness is in paninindigan. Kailangan tayo ay nakakagawa ng gusto at gusto natin gawin, basta't hindi ito masama. Tayo ay malaya mula sa panghihimasok, pakikialam, pagkontrol ng iba. Basta't ang ating gustong gawin ay hindi naman masama sa atin o sa ating kapwa. Kailangan manindigan. At ito ang isang kailangan matutunan ng napakarami sa ating mga kababayan. Ang galing-galing nating makisama, pero ang hina sa paninindigan. Kaya madalas maapi, madalas maabuso, madalas nasasakripisyo ang sarili nating buhay para sa bisyo at kapritsyo ng iba. Paano manindigan? Saan maninindigan? Ano-anong mga larangan ng buhay ang dapat ipaglaban at panindigan? Choose your friends and companions. Isa yan sa unang-unang dapat panindigan natin. Hindi kahit sino na lang nakasama nyo, yun ay yung kaibigan nyo. Proverbs 13:20, wise friends make you wise, but you hurt yourself by going around with fools. Iron sharpens iron. Pag matino ang kasama, titino ka. Pag ang kasama mo'y hangal, mahahangal ka rin at mapapahamak. So huwag makisama sa lahat at kahit na lang sino. Pinipili ang pinakikisamahan. Pinipili ang pinakikihalubiluan, pinakikisangkutan, pinakikipagmabutihan. Pinipili. Huwag makisama sa dominante, sa controlling, sa oppressive, sa manipulative na tao. May mga tao na pagkasama mo, yung gusto na lang niya lagi ang nasusunod, hindi ikaw. Kahit kailan yung gusto mo, puwera na lang. May mga tao na kinokontrol ka, paano kakikilos, anong kakainin mo, anong gagawin mo, sinong mamahalin mo. May mga taong inaapi-api ka na dahil control ka na. Katawan mo lang yun nandyan, pero yung ulo, wala. Ulo niya ang nakasuot sa ulo mo para yung gusto niya ang masunod sa katawan mo. And there are people who are manipulative. Dadaanin ka sa iyak para ka makontrol, maaawa ka. Dadaanin ka sa sigaw para ka matakot, susunod ka rin sa kanya. Iba-blackmail ka, pag hindi ako nasunod, magpapakamatay ako. Yung mga ganon. Huwag makisama sa ganong mga tao, sino man sila kahit sila kamag-anak.
Kasi meron kang buhay na dapat mong ibuhay, meron kang anino, meron kang pangarap, meron kang personalidad na hindi mo dapat ipailalim sa iba. Nagpapailalim ka lang kung bata ka pa, formative years. Kasi hindi pa alam ng bata kung anong talagang tama at mali. Alin ang mapanganib at ligtas. Kaya talaga ang mga bata dapat obedient sa magulang, dapat masunurin. Pero dumarating ang panahon na pakonti na ng pakonti yung bulag na pagsunod dahil pasimulan mo ng paiirali ng pangangatwiran, ang pag-iisip para sa sarili. Bagamat sa lahat ng yan, kung meron tayong gustong hindi sundin sa ating mga elders, kailangan very polite pa rin at magalang pa rin tayo sa pagsasabi nun. Dumarating ang panahon na nagkakaroon ka na talaga ng malinaw na kagustuhan sa buhay, malinaw na mga layunin, hindi mo kailangan gusundin ang lahat ng matatanda sa buhay mo kahit hindi yun ang gusto mo sa buhay. Pero maging polite ka, ayoko po kayong sundin po. At bakit? Kasi hindi naman po yan ang talent ko, hindi yan ang calling ko, hindi yan ang gusto ko sa buhay po. Polite ka pa rin. Pero pwede kang mag-disagree. Kanya-kanyang buhay tayo kahit tayo magkakamag-anak, magkakapatid, mag-aasawa. May mga iba tayong personalidad na dapat mangyari. At kawawa yung tao na nabuhay na lang at inabutan na ng kamatayan, hindi niya naipabuhay ang tunay niyang pangarap, hindi na niya mahal ang tunay niyang mahal, hindi niya nagawa ang tunay niyang gustong gawin, tapos namatay na lang siya at naging alikabukang kanyang katawan, sayang. Very importantly, sa paninindigan, do not give in to bad people. Do not accommodate and follow bad people, masamang tao. At ang bad dito, napakahulugan natin, hindi lang yung morally wrong. People who gets you, or those who gets you into a lifestyle of trouble, of hardship and difficulty, a lifestyle of disadvantage. Importante na tayo ay namimili ng pinakikisamahan. At bad para sa atin, kahit sila mabait, kahit sila tunay ay morally mabuting tao, kung ang pagsunod natin sa kanila, lugi tayo. We are put at a disadvantage. Hindi kailangang makisama sa ganong uri ng mga tao. Proverbs 25:26, when a good person gives in to the wicked, it's like dumping garbage in a stream of clear water. Pag ang mabuting tao ay sumusuko at nagbibigay, nagpaparaya sa masama, para daw na nagtatapo ka ng basura sa isang napakalinis na batis. At ang batis na yun ay ikaw at ang basura ay siya. Pag pumapayag ka sa masama. And remember, we say masama hindi lang morally wrong, kundi yung masama para sa'yo. Halimbawa, hindi naman morally wrong na magmedisina, mag-aral ng medisina, eh hindi naman yung para sa'yo kasi hindi yun ang talent mo. Eh di masama yung para sa'yo. Kaya dapat, tatanggi ka. Mag-aaral ka ng medicine, hindi rin naman matutuloy kasi hindi bagay sa'yo. Later, ikaw ay medicine dropper. Kasi magdadrop ka rin eh. Hindi mabuti para sa'yo. Although mabuti sa iba. Psalm 1:1-3. God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners. Pag evil ang advice, no matter who the advisor is, don't follow. Hindi lahat ng advice ng matatanda maganda, ha? Hindi lahat ng advice ng mga edukado at marunong ay maganda. So pipiliin mo, hindi lang kung sino ang nag-a-advise, kundi kung ano ang advice. Marami nga mga religious leaders, hindi rin maganda advice. Ipapaapi ka lagi. Ang concept kasi nila ng kabanalan ay yung laging willing maapi. Kaya lugi ka pag nagpa-counsel ka sa isang religious leader na ang kanyang paniniwala ay napakalaking kadakilaan ang magpaapi. Yung babae ka na ginugulpi, pinapahirapan, inaabuso, kinakawawa ng asawa mo, tapos ang i-advise pa sa'yo, magtiis ka at pasakop dahil lalaki siya. Yung mga ganong cultural readings dapat ibagay sa panahon. Dahil nung araw, bawal din kumain ng alamang. Ba't kumakain ka na ngayon? Hindi lahat ang nakasulat ng unang panahon, effective hanggang ngayon. Sinasala kay Kristo. Kay Jesus. That's why you use the Jesus filter.
Sabi mo, eh, advisor, bakit po niyo ako pinapayuhan na magtiis? Binubuhusan ako nung kumukulong mantika. Pinaplansya ang mukha ko, ginugulpi ako, binabalian ako, inahagis ako sa hagdan. Tapos sa video pa rin yung verse na yan. Papasabayan kay Kristo? Na niyong babae nga na nahuli sa pangangalo niya, hindi ipinabato? Ako ni hindi nangangalo niya, ipinapabato niyo ako? Anong klaseng advice yan? So kailangan sa mga ganyan, paninindigan. Yan daw mga taong hindi nakikinig sa pangit na advice. They are like trees growing beside a stream. Trees that produce fruit in season and always have leaves. Those people succeed in everything they do. Sino ang laging matagumpay? Yung hindi nakikinig sa maling payo. Sila ang namumunga. Ikaw, likas na likas sa'yo na gusto mo magnegosyo, gusto mo mamuhunan, feel na feel mo talaga mapapa-unlad mo yung negosyo. Darating ang kung sinong kontrabida, sabi, makakamaluging. Huwag na lang, masukang ka na lang sa City Hall. Kahit may baha, may bagyo, may lindol, susweldo ka tuwing akinsa at katapusan. Eh, hindi yun ang calling mo. Hindi yun ang good for you. In fact, it's bad for you. Pag may pangarap ka, tapos gusto kang i-clip ng mga iba, ang pakpak mo, gusto nilang itali, pigilin kang lumipad, huwag kang makinig. Meron noon, mga kabataan na gustong magpunta sa malayo para makipagsapalaran, pinipigil ng matatanda, sabi ko niyang pigilin, may pakpak yan, hayan yung lumipad. Ganun talaga. Huwag nating pigilin ang mga tao para sa ating pansariling kapakanan. Anak, huwag ka nalang mag-aral sa bayan o sa syudad. Dito ka nalang, samahan mo ako mag-araro. Well, hindi masama, pero hindi, pinigil mo ang kanyang pangarap. Pinigil mo siya para sa iyong sarili. O sinamahan ka niya mag-araro, tapos tumanda ka at namatay. O ngayon, siya'y bata pa. Ano na mangyayari sa buhay niya? Hindi niya nagawa ang dapat niyang gawin sa tamang panahon. Yan ang tigilan natin, mga kapatid, pangdodomina sa kapwa, pangkokontrol sa buhay nila para sa pansarili lang nating kagustuhan. Yung gusto natin, para sa sarili, gawin natin para sa sarili, pero hindi kailangan maging props at kasangkapan ng iba para sa sarili nating mga kagustuhan. Hindi yan pasa sa Jesus filter. So you stand against bad people or counsel or requests and demands. Alam mo na na wala kayong pera. Ang gusto pa ng anak mo, gusto ng asawa mo, isang pagkabongga-bonggang party. No! Tatamlay yan, iiyakan ka, luluhaan ka. No! Kasi hindi natin kaya. It is a bad request. It is a bad demand. Hindi laging sunod ng sunod. Huwag tayong magpapa-emotional blackmail. Kasi napapahamak ang marami. Paano maninindigan? Saan maninindigan? Do not worry about bad people's opinion of you. And again, yung bad is not the morally wrong, kundi yung bad for you ang gusto nila. Huwag mo silang pakinggan. Hayaan mo silang magreklamo tungkol sa iyo, pag-usapan ka, pintasan ka. Ang mahalaga, yung sarili mong buhay, in your own space and time, ay maayos. Ecclesiastes 7:21, don't listen to everything that everyone says. Don't listen to every comment. Lalo na sa Facebook. Gusto mong lumungkot sa buhay? Magbasa ka ng mga comment ng mga tao. 80% lulungkot ka. 20% mas lulungkot ka. May nagpasaya na ba dyan na comment? Konting-konti. Proverbs 29:25, it is dangerous to be concerned with what others think of you. It is dangerous to be a crowd pleaser. You cannot and do not please everyone, especially the bad. Again, the bad means bad for you. Maybe good for others, but not for you. Matutong magsabi lang, eh, ano, sino ba sila? Yung iba sasabi lang, kebs. O di, tahimik ang kalooban. And especially in spirituality, in teachings, Galatians 1:10, does this sound as if I'm trying to win human approval? No, indeed. What I want is God's approval. Am I trying to be popular with people? If I were still trying to do so, I would not be a servant of Christ.
Paul speaking. Ang daming katuruan ni Paul sa lungat sa kaugalian ng Israel, sa lungat sa nakasanayan, at sa lungat sa kagustuhan maging ng mga ibang conservative Jewish Christians. Pero ganun paman, hindi yun ang nalintana ni Paul at buong tapang niyang itinuro ang itinuturo sa kanya ng Espiritu ng Diyos. Kahit ito, hindi yun ang uso at popular na doktrina nung panahon. That's a true prophet, a true visionary, a true sage, a wise person will contradict the world if the world is foolish. And if 1 billion people said a stupid thing, it's still stupid. Hindi mo kailangan maging crowd pleaser. Hindi dinadaan sa demokrasya ang karunungan, lalong-lalo ang kaliwanagan na nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Hindi kailangan popularity ang habulin mo. Lahat ng visionary, lahat ng propeta, sa simula, hindi sila popular. Kinakalaban sila ng establishment kasi yung establishment ayaw ng change, ayaw ng pagbabago kasi baka mawala ang kapangyarihan nila. Pero ang tunay na nakikinig sa leading ng Spirit ay hindi kailangang maging takot sa opinion ng iba. Paano maninindigan? Saan maninindigan? Set limits to what and how others can impose on your will. Lagyan ng hangganan, lagyan ng bakod ang pwedeng maging impluensya, pakikialam, panghihimasok sa iyo ng kapwa. Maging ng iyong asawa, maging ng iyong magulang, naging iyong anak. Dapat alam nila kung hanggang saan sila pwedeng manghimasok. And you have a private inner sanctum na hindi pwede. Yun ang paninindigan. Yung mga mag-asawa sa simulang-simula pa lang na kanilang pagsasama, dapat clear na yon. Dear, hindi ako naglalaban ng medyas. Kung gusto mong magkasundo tayo, huwag mong palaban sa akin. Dapat clear. Pero marami kong ibang lalaban. Gusto mong laban ko ang lahat ng kurtina ng buong templo? Gagawin ko. Gusto mong ipagluto kita? Kamutin ko ang likod mo? Pwede, pero may ayaw ako eh. Yung ayaw ko, huwag mo ipilit. Dapat clear yon. Hindi yung buong buhay mo lumuluha ka tuwing dialaban mo yung medyas niya dahil ayaw mo pala. Ewan ko kung bakit mo ayaw, pero ayaw mo eh. At meron kang karapatan doon. Meron naman mga ayaw na pwede mong i-adjust dahil hindi mo ikamamatay. Pero meron talagang mahalaga sa'yo kahit hindi mahalaga sa kanya. Turuan mo siyang pahalagahan yon. Natatakot ka sa ipis, nagtatatakbo ka tuwing may ipis. Sabi niya, ipis lang yan, natatakot ka. Ipis lang sa'yo, pero sa akin, ipis yan. Hindi ka takot. Buti. Eh ako takot. Huwag mo akong piliting maging ikaw. Kasi madalas, pag may kasama tayo sa buhay, minamaliit natin yung malaki sa kanila. Yun lang natakot ka na. Para yun lang nag-isip ka na. Yun lang nagalit ka na. Eh nagalit siya eh. Kasi nakakagalit sa kanya yun. Buti sa iyo, hindi nakakagalit. Eh sa kanya. Sa lagay ko mo, walang kwenta sa iyo yun. Pipilitin mong sa kanya, walang kwenta na rin. Hindi mo papahalagahan yung mahalaga sa kanya. Kaya sineset mo yung limits, alam mo mahalaga to sa akin. So, magkalinawan tayo. Turuan mo sarili mo pahalagahan to. Kasi yung ibang mahalaga sa iyo, papahalagahan ko rin. Bigayan to. Pero may mga area na hindi open to negotiation. It is important to me. And you've got to learn to make it important to you. Proverbs 25:28. Losing self-control leaves you as helpless as a city without a wall. And self-control here means control of yourself or control of your life because other people like to control it. Set limits. Serve notice. And what many people have to learn, especially in this country, is assertiveness. Dapat patuto tayo na manindigan para sa gusto natin. Yung gusto mo bang kumain ito? Ayoko eh. Masarap to kainin mo. Sige na nga. Yung pinapakain sa'yo, buhay na ahas. Eh ayaw mo talaga pero lululunin mo na rin dahil nakakaya naman tumanggi, dahil pinipilit niya. Kaya sa Pilipinas, alam niyo kung sino nagwawagi? Sinong laging wagi? Yung makakapal. Yung makakapal ang sikmura, matatapang ang sikmura. Ang tahitahimik niyo sa elevator, nagugulo ang gulo niyo, buhay niyo dahil sa dalawang madaldal na ang lakas mag-uusap. Bakit yung katahimikan namin, dinidisturb niyo ang tayangan namin, tinatambakan niyo ng boses niyo. Bakit?
Basurahan nyo ba ang tenga namin? Hindi ba public space ang elevator? Ba't kailangan kong marinig ang problema mo sa asawa mo? So pag nasa elevator, respect people. Yung mga tenga nila kasi, dinig na dinig ang boses nyo. Eh, minsan, nagtitiis ka na lang dahil bakit ang gulo nitong dalawang to? Ba't ka magtitiis? Isawayin mo. Public space yun eh, hindi nila yung private space. Hindi tayo marunong mag-assert. Laging tiis ka na lang. Nakita ka na lang. Lagi na lang kilos api, ugaling alipin. Hindi naninindigan kahit natatapakan na, kahit kinakawawa na. Yun kasi ang virtues na itinuro ng matandang relihiyon dito sa Pilipinas. Magtiis ka anak, bumawi ka na lang sa langit. May awa ang Diyos. Maling pag-represent sa Diyos yun because Jesus sets us free. Pinapahalagahan ng Diyos sa ating nadarama, ang ating layunin, ang ating mga minimithi sa buhay. So don't lose control of your own life only to give control to others. Na sila ang may control sa buhay mo. At para mangyari ang lahat ng ito, be self-supporting, be independent, be autonomous, especially financially. Eh, syempre, kung umaasa ka lang sa iba, eh, wala ka ngayong masyadong choice, kundi sumunod-sunod na lang. Kung may utang ka sa iba, syempre, tumatawa ka kahit hindi naman nakakatawa ang joke niya. Kung ikaw ay nag-aasam sa kayamanan ng iba, umaasa-asa, lagi kang nakabuntot. Wala kang sariling orbit. So earn, make, and deserve your money, your keep, your wage, and even your profit in your business. Kasi kailangan mo ng certain degree of financial independence para hindi mo kailangan laging makisama. Sabi nila, meron tayong close family ties, we are very good neighbors, maganda tayong makisama. Madalas, ang dahilan lang nun, kasi kailangan natin ang tulong nila. Kaya katulong ng tulong sa kapitbahay, para pag nangailangan ka ng kotse niya at nanganganak yung asawa mo sa madaling araw, ay mahiram mo. Kaya kita niyo sa mga neighborhood na mga magkakapitbahay ay mayroong certain degree of economic affluence, may mga kaya, may mga kanya-kanyang gamit, hindi sila sobrang nagpapakisamahan. Kasi hindi nila kailangan. Ngayon, kung ikaw ay may kaya, wala kang kailangan sa kapwa, ang bait mo pa rin, nakikihalubilo ka, nakikisama, yun ang tunay na pakikisama. Pero yung nakikipagmabutihan ka lang dahil umaasa ka sa tulong niya o kailangan mong tulong niya, hindi totoong pakikipagmabutihan yun. It's only wisdom because you need something. So kung gusto mo maging talagang malaya sa kontrol ng iba, kitain mo ang kakainin mo. Kitain mo ang gagastusin mo. Para kung gusto mo sabihin sa kanyang no, I don't like to go with you, pwede. Ayokong kainin ang ipinapakain mo, pwede. Kasi hindi ka nakasandal. Kaya yung mga interdependence na yan, mga close-close family ties, madalas ang dahilan yan, poverty. Kailangan mo lang kasi. Ngayon, kung talagang hindi mo na siya kailangan, ang close mo pa rin, mapagmahal ka pa rin, yun ang tunay na love. And we should aspire for that. Yung pakikitungong kusang ibinibigay, hindi lang hinihingi ng pagkakataon. Kailangan meron kang kinikita, meron kang independence para hindi ka obligadong makisama. Nakikisama ka lang kung gusto mo. Dahil gusto mo. Romans 13:8, be under obligation to no one. The only obligation you have is to love one another. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Huwag kayong umasa, huwag kayong umutang para hindi nyo kailangang makisama kung ayaw nyo. Ngayon, wala kang kailangan, nakikisama ka, busilak na kalooban, magandang puso ang pinagmumulan. So kailangan meron kang sariling anino, sariling orbit, sariling pagkatao. Kaya mahalaga at inuturo sa Bible, 6 days you shall work, on the 7th you will rest. Ibig sabihin, magtrabaho ka, kumita ka. Huwag kang laging nagpapahinga. 1 day out of 7 lang ang pahinga. Hindi 7 over 7 at 24/7 nakapahinga ka. Kailangan mo talaga makisama nun. Kasi aasa ka sa iba. People of God, do not be enslaved by others' impositions. Be free.
gawin nating goal, maging malaya, manatiling malaya, at magpalaya rin ng iba. Kung ayaw mong kinokontrol ka, huwag ka rin mangkontrol. Ito ang gusto mong isuot, edi isuot mo sa katawan mo, pero huwag mong isuot sa katawan ng may katawan, hayaan mong isuot niya ang gusto niya. 2 Peter 2:16, you are free, but you must not use your freedom as an excuse for doing wrong, especially for controlling others. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Hindi virtue na maging mahina ang loob to the point na kinukonsente mo ang mang-aapi dahil nagpapaapi ka. Kinukonsente mo ang mga dominante dahil nagpapadomina ka. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging anino ng iba. You are wonderfully, powerfully, lovingly created by God. Huwag mong pagtaksilan ng Diyos sa pagtalikod sa kanyang disenyo para sa iyo dahil ang pinaiiral mo sa buhay mo ay yung gusto ng iba. Kailangan yung gusto ng Diyos ang mangyari sa iyong buhay. So do not personally impose on others even if you could. Hindi ko mo pinapakain mo, tinutulungan mo isang tao, kukontrolin mo na. Ang Diyos nga, pakain tayo, nilikha tayo, pero hindi tayo kinokontrol, binibigyan pa tayo ng free will. Tayo pa, na nagbibigay lang ng konti-konti, paminsan-minsan, kukontrolin na natin ang kapwa. 2 Corinthians 12:14, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan, sabi ni Paul, at hindi pa rin ako magiging pabigat sa inyo. Isang laging inuulit-ulit ni Pablo na tema sa kanyang mga sulat, pagpupuntesta sa mga churches, hindi siya pabigat. Ngayon, kung ano man ibigay sa kanya, nakusang loob, edi salamat, mabuti, pero hindi siya namimilit. Acts 15:10, now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on those followers? This burden was too heavy for us or our ancestors. Ang tinutukoy dito, mga religious regulations na ang bigat sundin, sabi, tayo nga, hindi natin nasunod yan eh. Ipapasunod nyo pa sa ibang mga bagong mananampalataya ngayon. But of course, the meaning can be extended to every area in life. Huwag mong pabigatin ang buhay ng kapwa. The goal of Jesus was to give rest. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Si Jesus nga, pinapagaan ang dala natin, tapos tayo magpapabigat sa iba. Again, kaya mahalaga yung financial independence, yung magtrabaho ka, kumita ka. Kung kaya pa ng katawan mo, hindi ka masyadong bata o matanda o wala kang sakit, sikapin mong tumindig sa sariling paa para hindi ka pabigat sa kapwa. Napakarami kasing pabigat. Kasi maraming martir. Bakit maraming pabigat? Pinapayagan ng mga martir, nagmamartir sila. Siguro taga Cavite. 13 martires. Although iba yon, mga hero yung mga yon. Pero, bakit ka magpapakamartir dahil sa mga batugan mong kamag-anak? Bakit ka magpapakakuba at tatrabaho para bigyan yung mga tamad mong kapatid? Bakit ka magsasakripisyo dahil ang aga-aga niyang kumirengkeng pagkatapos ikaw magpapakain ng anak niya? Bakit ka magsasakripisyo sa adik-adik mong kapatid? Hindi nag-aral ang pinag-aaral, tatamad-tamad, ang dami-daming binuntis, tapos ikaw ngayon magpapagatas. Kaya maraming ganyan kasi kinukonsente natin. Maraming tamad kasi maraming sobrang makisama sa tamad. Kung may papakisamahan kayo, yung masipag, huwag yung tamad. Sabi nga ni Paul, if anyone does not work, let him not eat. Hindi siya nagtatrabaho, edi huwag siyang pakanin. Lagi tayo, give to the poor, give to the poor. Hindi masama, good yon. But why don't we start giving to the deserving? Yung nga magulang o yung kapatid mo, walang-wala, bigyan mo siya. Eh ako po na lagi nagtatrabaho, kailan niyo ako bibigyan? Ako na lagi nagsasakripisyo, kailan niyo ako iisipin?
talaga bang gagatasan nyo lang ako para sa mga kapatid kong mga batugan? Dapat tanungin nyo rin mga magulang nyo na ganun eh. Yung mga anak na matitino, yun ang pinapabigatan lagi. Sa kanya tinatambak lahat ng problema, pinapasolve sa lahat ng problema. Nililikha ng mga magugulong mga ibang kapatid. Tama ba yun? Yan din ang dahilan kaya hindi tayo makaahon-ahon sa sobrang mga hirap. Napaka-konsentidor natin sa mga tamad at batugan. Laging binibigyan ng pabor. Iiyak ang kanang nanay mo, ano kayong kapatid mo, tubusin mo na sa ano, preso. 15 beses ko na pong tinubos siya. 15 beses na rin naurong ang kasal ko, inay. Nagka-losyang-losyang na ako. Dahil sa pagsasabi niyo sa aking alagaan ng mga kapatid kong ang daming anak kung saan-saan, nagpakasaya-saya, nagpakalunod sa mga kaligayahan. Ano bang klaseng hustisya meron kayo, inay? Dapat pinag-aaralan natin yung mga ganun, mga drama ng buhay. We should reward the good and discipline the bad. You should not steal from Peter to give to John. At madalas, ninanakawan niyo yung matino, hinihingan, kinikikilan para ibigay doon sa waldas. It is not godly. 1 Corinthians 10:29, why should my freedom be limited by someone else's conscience? Isa pa to. May taong sobrang moralista, na-o-offend pag ito suot mo, so hindi mo nalang isusuot. Na-o-offend pag tumawa ka, so hindi ka nalang tatawa. Na-o-offend pag masaya ka, so hindi ka nalang magsasaya. Set people free. Mahal nyo sa buhay, anak nyo, asawa nyo, set them free. Kahit yung asawa mo, hindi siya free dapat na makipagrelasyon sa iba. Kasama yun sa contract nyo eh. Pero free naman siya dapat na kung gusto niyang may free time, gusto niya may ganitong hobby, na hindi naman manganganib ang inyong personal and exclusive relationship, set them free. Hindi ka nag-aasawa para mangontrol ng kapwa. Nag-aasawa ka para maging blessing sa kanya. Acts 15:28, the Holy Spirit has shown us that we should not place any extra burden on you. Spirito ang nagsasabi, huwag pabigatin ang buhay niya. Huwag mo siyang pahirapan. And also set people free from carrying your personal baggages. Pangarap mong hindi natupad, ipapatupad mo sa anak mo, eh iba naman ang pangarap niya. Yung katalinuhan mong napakataas, eh hindi naman abot nung iba dahil iba naman ang uri ng katalinuhan nilang ikaw naman hindi mo rin abot. Huwag mong ipilit sa kanila. Yung panlasa mo, pananaw sa buhay, make it personal. Nung araw, kaya ang maraming nag-aasawa ng kay aga-aga, hindi naman dahil talaga nai-inlove eh. Gustong tumaka sa magulang. Kasi controlled na controlled, hirap na hirap, taling-tali, kulong na kulong. Ang nakikita lang nilang parang way out mag-asawa, eh yung pala mas grabing kulungan yung napangasawa. From the frying pan to the fire, ang nangyaring lipat. Nasa banig, lumipat sa sahig. Kaya pag kinokontrol natin, dinudumi na ang kapwa, itinutulak natin siyang lumayo at tumakas. Kaya nga ang sabi ng isang cheesy poster, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was. It never was yours. At ang love daw is like handling a handful of sand. Squeeze, hold tight, and it slips through your fingers. Relax, and it stays. Ganon din ang mga tao. Gusto nating nandiyan sila sa ating tabi matagal, madalas, huwag nating sakalin. Huwag nating talian, huwag nating kontrolin, kasi ibon may mailayang lumipad. Yung kapwa-tao mo pa. 2 Corinthians 11:9, sabi ni Paul, I have not been a burden to you in the past, and I will never be a burden. Happiness is in paninindigan, seldom in pakikisama. It is being free from others, being free to obey God and God's will in your life according to God's design for you. And happiness is also in setting others free. Pag may pinapalaya ka, hindi lang siya ang lumalaya, ikaw din. Bakit? Pag itinali mo siya, hawak mo yung tali, pareho kayong nakatali sa isa't isa.
nakatali lang yung leeg niya, pero yung tali nakapulupot sa kamay mo, pareho lang kayong hindi malaya. Bamantay-bantay ka, hindi ka rin malaya. Napakahalaga, piliin ang pakikisamahan. May kagandahang loob ang pakikisama, ha? May good side yan, may godly side, pero piliin. Gusto niyo, ulitin ko yung buong mensahe. Huwag na, natatandaan niyo na, piliin ang pakikisamahan. Limitahan ang pakikisama. Manindigan. Payagan ang kapwa na manindigan din. This is Jesusness. Yung layang gusto mo sa iyong sarili, ibigay mo rin sa iyong kapwa. Napakasarap yung nandyan siya, hindi dahil binabantayan mo, kundi dahil gusto niya. Pero kung nandyan lang siya dahil binabantayan mo, oras sa malingat ka, mawawala din yan. Hayaan mo nang mawala siya ngayon kaysa bukas, mawawala din. Dapat yung free will ng tao, iginagalang, pinapahalagahan. This is God's will for us in Jesus. Bakit ipinadala ng Ama si Jesus? Kasi sakal na sakal, piit na piit, taling-tali ang mga Israelita sa kanilang mga pare at mga Pariseo. Kaya si Jesus nagdala ng freedom. And this freedom is not only religious, freedom in every aspect of life. Because Jesus says, I have come that they may have life and have it to the full. And no prisoner has a full life. And no prison guard has a full life. Kung may binabantayan kang nakakulong, hindi ka rin pwedeng umalis kasi nagbabantay ka. So pareho kayong nakakulong, magkabilang side lang ng rehas ang pinagkakalagyan nyo, pero pareho kayong prisoner. Set people free. Set yourself free. Appreciate the work of God through Jesus. Panginoon, turuan nyo kami na i-apply ito sa ating buhay, sa amin-amin at buhay-buhay ng kapwa. And give us the wisdom, Lord, na hindi ito maabuso, hindi magamit sa masama, kundi sa tama lamang. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating mga personal na buhay. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapiz YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapiz website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapiz.com.ph.